Tiniyak ng mga ospital sa NCR na tinukoy na pagdadalhan ng mga pasyente may Ebola na sapat ang kanilang pasilidad at patakaran sa pagtugon sa mga hininalang kaso pa lang itong nakahahawang sakit. Hindi na tumitigil ang DOH sa pagsasanay sa mga health worker ng mga tamang pag-iingat sakaling rumisponde sa pasyente may Ebola. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Sakaling magkaroon ng posibleng kaso ng Ebola sa bansa, tatlo ang pwedeng pagdalan sa pasyente sa NCR, ang RITM, ang Lung Center of the Philippines at ang San Lazaro Hospital. Sa San Lazaro Hospital, sa gate pa lang, tatanungin na agad ng gwardiya ang pasyente kung galing ba siya sa West Africa sa nakaraang 21 araw. 21 days ang incubation period ng Ebola virus. Kung oo, sa may gate pa lang, susuriin na siya. Meron kaming dedicated ambulance. Hindi na po sila dadaan ng ER o PD. Direkta na po namin silang i-admit sa aming IDCCU, Infectious Disease Critical Care Unit. Dedicated personnel lang that will be assigned in these areas kasi nga, syempre hindi naman pwedeng humawak ka ng Ebola tapos ihahalo ka din sa pangkaraniwang ward o ibang kaso. Baka ma-expose mo naman sila. 12 ang kwarto sa pasilyong ito ng Infectious Disease Critical Care Unit. Dito sa Infectious Disease Critical Care Unit ng San Lazaro Hospital, dadali ng mga posibleng kaso ng Ebola. Kumpleto ang pasilidad dito, pati na rin protective equipment para sa mga hospital staff. Pero umaasa ang mga nagtatrabaho rito na hindi magagamit ang mga pasilidad dito at hindi magkakaroon ng Ebola sa bansa. Mula sa pasilyo, papasok ang staff ng ospital sa isang anteroom kung saan magsusuot siya ng gown, mask, goggles, gloves at iba pang personal protective equipment bago pumasok sa kwarto ng pasyente. Matapos suriin ang pasyente, babalik ang health worker sa anteroom para hubarin ang mga suot niyang personal protective equipment at mag-disinfect. Kahit maraming supply ng personal protective equipment ang San Lazaro, may mga pangamba pa rin ang mga health worker. May fear pa rin because hindi lang naman sarili namin pinoprotect namin. We have also families sa mga bahay namin. So we are concerned na baka mahawa sila. Sa Lung Center naman, malayo ang isolation unit para sa mga posibleng magkaka-Ebola sa mismong ospital. 8 ang mga kwarto rito. May anteroom din bago mapasok ang mismong kwarto ng pasyente. Stricto rin ang ospital sa pagsuot ng mga health worker ng kanilang personal protective equipment o PPE. Ang panawagan lang nila, dagdagan ng DOH ang supply nila ng PPE. Problem namin, mayroon kaming PPEs, but I don't think if there will be a true outbreak, kulang. Ang ibang pasyente naman daw ng ospital, di dapat mangamba sakaling may dalin ditong may posibleng Ebola. Don't worry, as you can see, hiwalay po. It's outside the main hospital, it's away from the main hospital at saka hindi namin sila ihahalo doon sa mga Ebola suspects. Ayon naman sa DOH, hindi lang mga pasilidad ang pinagaganda nito. Patuloy rin ang training ng mga health worker. Katunayan, 3 eksperto mula sa World Health Organization ang inaasahang darating sa bansa. Pinalalakas din ng DOH ang surveillance system nito para mamonitor ang mga pumapasok sa bansa. Ang paalala lang ng DOH, sagutin ng tama at makatotohanan ang mga tanong. Ang importansya kasi nito, kunwari naman, halimbawa may nakasabay sila sa flight na may problema, alam namin kung paano sila itatrack. Kasi nga, baka na-expose sila at hindi sila natetest pa, patuloy nilang ni-expose ang family nila. Tina Panganiban Perez, GMA News.